Ano nga ba ang dapat nating gawin kapag nagpalit tayo ng bagong computer box ng ating mga sasakyan? Yon mga kalagnot, meron tayong pasyente. So ito, Toyota Vios 2017 model siguro to. So yan, tingnan natin dito. So ang ginawa ko ay pinaandar ko lang muna. Ayan, so umandar naman yung engine natin. Tapos observe natin dito na nakailaw yung sign ng check engine or sign ng pitaka. So bago tayo magsimula ay ayan, kwento ko muna yung nangyari dito. So bali nagpalit sila ng bagong computer box dito. ECU or PCM, ano ba yung tawag ninyo dito? Bali itong box na to, ito yung utak ng sasakyan natin. So ayan, pinakita ko lang sa inyo dito na ito yung bago nila na computer box. Bali brand new yung computer box yung pinalit nila dito kasi nasira yung bagong computer box. Tapos ngayon ayan, kita natin nakailaw yung check engine. So ngayon dito tayo sa bulang kristal, kita natin tong trouble code, bin not program or mismatch. Ang gagawin lang muna natin ay burahin natin yung trouble code. So ayan, dinilit ko ang trouble code dito. Tapos ang gagawin natin, try nating paandarin ulit kung nawala ba yung sign ng pitaka. So kita natin na hindi pa rin nawala yung sign ng check engine dito. Dahil sa hindi nawala ang check engine, ibig sabihin ay hindi nabubura yung trouble code. Kaya ang gagawin natin dito ay dito tayo sa bin. Brand new kasi yung ECU na pinalit nila, kaya kailangan nating mag bin write. Empty pa kasi yung brand new na ECU, wala pang naka-program na bagong bin number or chassis number. Kaya ang gagawin natin ay isusulat natin dito yung chassis number ng sasakyan natin. Ang ganitong klaseng sasakyan ay walang immobilizer, kaya plug and play lang yung ECU. So umaandar agad kapag ka nagkabit kayo ng bagong ECU, lalo na kapag ka surplus ECU lang. Pero kapag ka brand new yung kinabit ninyo, ay dapat ninyong gawin tong ginawa ko ngayon. Ayan, so nagwriting tayo ng bin number. Kasi kapag hindi ninyo ginawa ang ganito ay iilaw yung sign ng check engine or pitaka. Pero kung surplus ECU yung kinabit ninyo sa ganitong sasakyan, ay pwede na hindi ninyo gawin tong ginawa ko. Kasi hindi na umiilaw ang sign ng pitaka sa surplus. So ayan, kita natin na pinaandar ko na dito at nawala na yung sign ng pitaka. So biglang nag-invisible na siya. So ang gagawin natin, try muna nating patayin ulit. Tapos try nating paandarin kung iilaw pa rin ba yung sign ng pitaka natin. So kita natin na wala na talagang nakailaw, goods na. Siyempre kung nanonood ka pa rin hanggang dito, sana lang ay meron kang naintindihan sa mga sinasabi ko. Para naman hindi masayang yung oras mo sa kakapanood dito. At maraming salamat. God bless.